Ano ba, bisyo mo na ba ito lagi? Halika na. Kasi si Dieter labas na oh. Bilisan mo na. Matatanggal ang ano mo. Maldita talaga tong summer na to. Walk na. Iba yan. Oh, call hunter. Dieter, call hunter na dit. Dieter, call hunter na. Go lang. Yan lang, hunter. Oh, okay na. Okay na. Alit mo na. Ganyan siya tumawag kay hunter, guys. Diba? Yan. Pag sinabi mong call hunter na, alam niya na. Oh, quiet na. At ayun na nga, hapon na naman. Time for a walk na naman ng mga fur baby. At syempre, hindi pwedeng mawala si Hunter, ang if ni Dieter. Bayabas is spotted, kaya hindi pinalampas ni Inday Garutay. May nakita akong dalawang bunga ng bayabas. Ayan, hinog na hinog. Kaya tinalon ko ng tinalon. Pinilit kong kinuha. Ayan, hindi nakaitis ang Inday. Ayan, kinuha na ng kinuha. Tinalon ng tinanong kasi hinog kasi. May nakita akong dalawang hinog. Sobrang daming bunga ng bayabas na yan. So yun na nga, iba na naman ang direction namin, palabas na naman ng frontera. Ilang araw na kami nasa labas lagi, dahil itong si Summer, yun ang lagi ang direction niya. Nagilan kami papasok at palabas. Ano daw? Basta yun na yun. Ilang araw na nga kaming nasa labas kami na nagguwiwi dahil nga itong si Summer gusto lagi doon ang direction. Ewan ko ba, siguro nagsasawa na siya doon sa loob ng clubhouse pa ikot-ikot, kaya mas gusto niya dito sa labas. Okay lang din naman kasi sa akin kasi mas mabilis siyang makapop at wiwi. At dahil nga ilang araw umuulan, medyo basa ang lupa pero hindi na ganun kabasa. Pero itong si Summer ayaw na ayaw niyang umapak sa basang lupa. At sa paglalakad nga namin, nakarating na kami dito sa kabilang street. At yan, may nakita kaming apple mango spotted. At sa sunod nga, naisip namin magdadala na kami ng panungkit. Joke lang. Nakakatakap din nga itong puno na to dahil maraming bunga at sobrang lalaki. Kusang nalalaglag lang guys kasi wala siyang nanguha. Sa susunod, daddy ka sa akin. Charot lang. At dahil at tapos na ang team ka barks, ayan bumalik na kami sa loob. At dahil na-miss ni Summer tumambay, ayan upo-upo muna kami. Follow the leader, ika nga. Masarap tumambay dito pagkatapos mag-walking. At habang nagkikintuhan kami ng kasama ko at nagpapahing ang mga team ka barks, merong dumating na bisita. At tuwang-tuwa si Dite dahil dumating si Hana. At ayon nga ni Hana magkipaglaro kay Dite dahil di siya sanay sa tao at sa aso. At nagkikwento na itong owner ni Hana na tapos na daw niyang patain. At nahugasan na nga daw niya ang mga paa ni Hana. At pagdating sa bahay, itinanim ko na agad ang binigay ng white bougainvillea ni Ate Jo. Ito na nga si Kuting, ang kulit-kulit, ayan. At ito na nga yun, naisipan ko nga guys na magtanim ng koleksyon ng bougainvillea dahil lagi kong nadadaanan yung mga tanim ni Ate Jo doon sa tabing kalsada. Ang gaganda tingnan, iba-iba ang kulay. Sus ako singgitira, inggit na naman ako. Kaya ito na nga, sabi ko, Ate Jo, pag nagputol ka, bigyan mo ako ng pangtanim. At ito na nga, binigyan niya ako ng white bougainvillea. At may violet na rin akong bougainvillea na bigay din niya. So ayun na nga, natapos ko nang itanim ang ating white bougainvillea. Lahat ko na, itinuso ko na kasi sayang naman kung itatapon, di ba? At syempre, diligan natin para mabuhay ang ating bulaklak. At syempre, may model sa likod, ang ating cute na cute si Ditit. At ayun na nga, tapos na natin itanim. I-flex ko lang din ang aking aloe vera. Hindi ko nga pala nakwento sa inyo, mayroon pinulot ko pala yan sa basurahan, sa labas. So ayun lang guys, see you in our next vlog. Bye! Please like, share, and follow.